Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel, lalo na sa ating mga members. Shoutout kay Ilin Ido, Jin Sablawan, Miss Miami Laurel, Leto Buino, Lin Caligdong Vlog, Marlinda Alvis, Idol Marvin Maliveran, Matt Vlog, XPG Secret Files, kay Lilibit Tumagi. Sa bago natin ng mga member, welcome po kay Tita Jinky Perez, Miko Rocky, Maricel Arangco, Jamil TV at Maria Corazon, Corazon Sayaw. At sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga blind community dyan sa Cebu, sa mga beaker, at sa mga security guard sa buong Pilipinas, mabuhay po kayong lahat mga idol. Simulan na po natin ang ating kwento. Sa mabilisang pag-atake ng mga bata, kitang-kita ang pangyayaring iyon nitong sila kay Puling, at hindi ito makapaniwala sa lakas at bilis ng apat na mga bata, lalong namangha ang aswang nang bumagsak pa ang dalawa sa kanyang mga mandirigma. At sa mga pagkakataon na iyon, si Butchok na ang nagpabagsak sa mga ito gamit ang dalawang matatalas na garab ng bata. Walang pakundangan na pinagtatagpas niya ito at itinarak ang kanyang armas. Habang itong si Kimba, kahit na mabilis na nagbakbakan ang mga aswang kalaban, ang dalawang kasama na sina Butchok at Tuto, nagawa pa rin itong mapatamaan ang mga ulo ng mga aswang. Hindi ordinaryo ang mga balang gamit ngayon nitong si Kimba. May mga pabaon ang mga ito na mga malalakas na mga usal. Natutunan niya ang mga usal na ito sa kanyang ama. Dating kafgo ang kanyang ama at kasama sa grupong tinatawag na ilaga. Kakaiba ang tanga na mutya ng ama nitong si Kimba na nagagamit laban sa mga rebelde at doon sa mga Muslim na naghasik ng lagim noong unang mga taon. Namamana ang lahat ng mga ito nitong si Kimba. Sinubukan ng mga aswang na atakihin itong si Kimba, ngunit agad naman na maharangan ang mga ito ng mga ginawang usal nitong si Tuto at mga pag-atake. Gamit naman ngayon ang mahabang tabak nitong si Tuto, agad na pagtatagain ang mga bawat makakalapit na mga aswang sa kanila. Mayroon pang ang isa ang agad na napuruhan nitong si Commander Anino na tinamaan sa may ulo. Agad itong natumba sa lupa at nangingisay. Sa loob lamang ng ilang mga minuto, dalawa na lamang ang natitira doon sa mga mandirigmang aswang nitong si Lakay Puling. Agad naman na kumilos ang iba pang mga aswang. Agad na naglundagan ang mga ito para umatake na din doon sa grupo nila ni Butchok. Galit na galit ang mga ito sa pagkamatay ng kanilang mga kasamahan. Ngunit makailang hakbang pa lamang ang apat sa mga aswang, agad nang sumadsad ang mga ito sa lupa at agaran na namatay. Tinamaan ni Kimba ang ulo ng dalawa. Samantalang binira din ni Butchok ng pagtirador ang dalawa pa na tinamaan naman sa may liig. Umaalulong na ng napakalakas itong si Lakay Puling sa nagaganap na labanan. Kitang-kita niya kung gaano kataas ang antas ng kakayahan ng mga bata. Kaya sumigaw na itong si Lakay Puling. Pinatigil na nito ang kanyang mga tauhan sa pag-atake. Sa mga pagkakataon na ito, hindi nila kaya ang lakas ng mga bata. Ngunit kung sama-sama naman silang lahat para atakihin ang mga ito, maaring matalo nila ang apat na mga bata. Ngunit sa tingin naman ng pinuno ng mga aswang, baka mabawasan ng malaking bilang ang kanyang pangkat. Ayaw niyang marami ang mamamatay sa kanyang mga tauhan. Mawawalan sila ng lakas sa kanilang angkan. Kaya mas pinili nitong si Lakay Puling na sumuko na doon sa mga bata. Nagmamakaawa na ang pinuno ng mga aswang kay Butchok para tumigil na ang mga ito sa kanilang ginawang pag-atake. Muling wika nitong si Butchok. Binalaan na kita, matandang aswang. Ngayon, makipagtulungan ka na ba sa amin? Agad naman
na nangangako itong si Lakay Puling na makipagsundo na ang mga ito sa mga sundalo at lilisanin na nila ang kabundukan ng Kampo Uno. Tapusin na din ng mga ito ang kanilang ugnayan doon sa grupo nila ni Commander Paltic. At para maniwala ang mga bata, bago umalis ang grupo nila ni Butchok, nagligpit agad ng gamit ang mga aswang na mga kasamahan at alagad nitong si Lakay Puling. At pagkatapos, sinunog nila ang lahat ng kanilang mga kabahayan bilang patunay na totoo ang mga ito sa kanilang pangako. Dahil sa pangyayaring iyon, nang makita nila ni Butchok na umuusad na palayo ang buong angkan nitong si Lakay Puling, nagdesisyon na din ang mga ito na bumaba na ng patag. Sa isip nila ni Butchok, tagumpay na naman ang mga ito sa kanilang ginawang misyon. Kakaunti na lamang, malilinis na nila nang tuluyan ang kagubatan ng Kampo Uno. Plano din nila ni Butchok na humiling kay General Guevara na magkukuta dito mismo sa gitna ng kagubatan ng Kampo Uno para mabantayan na nila ang buong lugar. Kinausap din itong si Butchok ang kaibigan na si Tuto na kung maaari, dito na din silang magkukuta kasama ang kanyang grupo ng mga rebelde. Mapayapa na kasi ang bundok ng Pitos, kaya wala nang dahilan para manatili pa ang grupo nitong si Commander Anino doon sa bundok na iyon. Sagot naman nitong si Commander Anino sa kanyang matalik na kaibigan. Tama ka kaibigan na Butchok. Pagkabalik ko, susubukan kong kausapin si Lolo Abkar. Natitiyak kong maintindihan niya ang mga ito. Makalipas ang ilang mga sandaling paglalakad ng kanilang grupo, pagkadating nila doon sa kanilang kuta, bago pa nila masabi ang kanilang nagawang tagumpay doon sa kuta ng mga aswang, sumalubong naman sa kanila ang balita tungkol sa kalunos-lunos na nangyayari doon sa Tumana at ang ginawang pag-atake ng mga rebelde sa kanilang kuta. Napatulala itong si Butchok ng ilang mga minuto. Pinigil na lamang ng bata ang mapaluha. Wika pa ng mga sundalong na natili pa doon na ipapatawag sila bukas nitong si General Guevara. Nandoon pa rin ang mga pulis dahil gusto nga na makausap ng mga ito itong si Butchok. Doon sa ikalawang palapag, napanganga na lamang ang bibig nitong si Major Nisito Natividad nang makita ang mga sundalong sinasabing mayroong kakaibang tapang at mga tangan na siyang dahilan para mahuli ang mga rebuilding sumasalakay sa kanilang kuta. Nagulat itong si Major Nisito nang makitang mga bata pala ang mga bagong dating na mga sundalo. Hindi naman ganoon kalala ang pagkagulat nitong si Major Nisito dahil maging sila ng kanyang mga matatalik na kaibigan na sina George at Tonton. Sa murang edad pa lamang ng mga ito, agad na silang sumabak sa mga bakbakan. Agad naman na nagpakilala itong si Major Nisito sa mga bata at wika nito. Ikinararangal kong makita at makikilala ka, Tinyente Musang. Nanggagaling kami sa lugar ng sinawahan. Matagal din kaming nagserbisyo sa pamahalaan. Isa kami sa dahilan kung bakit nagiging payapa ng ilang taon ang lugar dito sa kampo. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagsusulputan na naman ang mga kampo ng kadiliman sa lugar na ito. Hindi ko inaakala na ganito na pala kalala ang lahat ng ito. Lalo na, mahihina ang mga namumuno sa mga kapulisan, kaya sunod-sunod ang mga nagiging pagkasawi sa tinghanay. Gusto ko sanang makipagtulungan sa inyo. Alam kong kahit na mga bata kayo, malalakas ang mga tanga ninyo dahil naramdaman ko ang mga ito. Mauna na kami sa inyo doon sa Kampo Dos para tugisin ang grupong tad-tad na siyang pinakamalakas sa ngayon na makakalaban natin. Batid kong mahihirapan kami sa grupong ito. Dahil bukod sa marami ang kanilang bilang, malalakas din ang kanilang mga kakayahan. Kapag malinis na ninyo ang Kampo Uno, pakiusap, Tinyente Musang, sumunod kayo sa amin. Nakausap ko na ang opisyal ninyo, si General Guevara, tungkol sa aking kahilingan.
at ikaw na lamang ang aming hinintay na magdesisyon. Sumang-ayon naman agad itong si Butchok dahil ganun din naman ang kanilang binabalak. Makalipas ang ilang mga sandali, agad na nagkakasundo ang dalawang grupo. Ngunit bago pa umalis ang apat na mga pulis, muling wika nitong si Major Nesito kay Butchok. Tinyinti mo, Sang. Huwag mo na akong tawagin ng Major. Tawagin mo na lamang akong Kuya Nitoy. Pagkatapos umalis na sina Major Nesito doon sa kuta ng mga sundalo. Ngunit kahit na nakalabas na ng kuta sina Nitoy at ang tatlong mga kaibigan na pulis na mangha pa rin ito sa kanyang naramdaman na lakas galing doon sa mga bata, lalong-lalo na sa sundalong si Tinyinti Musang, na mangha at nagagalak itong si Nitoy at sa wakas may mga batang susulod na sa kanilang mga hakbang. Nag-iisip din itong si Nitoy sa mga nagaganap. Ilang taon din kasi na nadistino ang mga ito doon sa lugar ng Mindanao, kaya wala na silang naririnig pa tungkol sa kanyang mga matatalik na kaibigan na katulong niya noon sa pakikipaglaban sa mga aswang at mga rebelde noong unang mga taon. Wala na siyang narinig tungkol kay Arthur at Nonoy, ang mga kaibigan niyang mga aswang na namumugad sa lugar ng Campo 2 at Campo 3. Sila kasi ang nakatuka noon para bantayan ang mga kagubatan. Mga rebelde ang mga ito, ngunit katulad ng grupo nila ni Commander Anino, kakampi ang mga ito ng pamahalaan dahil na rin kay Nitoy. Sa kabilang banda naman, napaisip din itong si Butchok ng makailang bisis dahil narinig na niya ang pangalan nitong si Nitoy, pati pa nga ang kanyang lula kandida. Makailang bisis na niyang narinig ang bangis nitong si Nitoy na simula pa sa bata nito kinalaban na ang mga kampo ng demonyo. Hanggang sa magiging pulis, kinatatakutan na ito ng mga kampo ng kadiliman dahil sa natatanging tangan na lakas at katapangan. Hindi niya inaasahan na makakaharap na niya ang isang maalamat na pulis. Sa isip din nitong si Butchok, kung hindi pa dumating ang grupo nitong si Nitoy doon sa Tumana, maaaring lahat ng mga tao sa Tumana ay napapahamak na. Makalipas ang ilang mga sandali, napangiti itong si Butchok. Nasasabik na itong makasama ang grupo nila ni Major Nesito, o mas kilala sa tawag na Nitoy doon sa Campo 2. Ngunit mayroon pa siyang dapat na gagawin sa ngayon. Hindi pwedeng masisilayan ng araw ang grupo nila ni Commander Paltik. Sa gabing iyon, agad na pinulong itong si Butchok ang kanyang mga kasamahan. Ngayong gabi, paparusahan na niya ang grupo ng mga rebelde na pinamumunuan nitong si Commander Paltik. Tatapusin na nila ang mga ito. Kasama ni Butchok ang kanyang mga matatalik na kaibigan na sina Nonoy, Toto, ang kanyang Kuya Gabriel at itong si Kimba. Nagpunta muna ang mga ito doon sa may Tumana. Nakikiramay itong si Butchok doon sa lahat ng mga namatayan. Mayroong ilang mga sundalo din ang ipinadala nitong si General Guevara ang nandoon sa Tumana. Magbabantay ang mga ito kasama ang mga taong naninirahan doon sa lugar. Baka kasi babalik pa ang mga rebelde at muling maghasik ng kaguluhan. Ang sadya din nila ni Butchok sa pagpunta sa lugar ng Tumana, maghagilap ang mga ito ng mga dating kasabwat ng mga rebelde para matunto nila agad ang kuta ng mga ito. Hindi naman nabigo ang grupo nila ni Butchok. Agad nilang nahanap ang makapagturo sa kuta ng mga rebelde. Isinama nila ang dalawang kalalakihan. Papunta ang mga ito doon sa kuta nila ni Commander Paltik. Mabibilis ang kanilang mga hakbang sa gitna ng kadiliman. Nanginginig na ang katawan nitong si Butchok dahil sa galit sa mga rebelde. Parang dinurog ang kanyang puso nang mapag-alaman ang mga naging kamatayan ng mga taong nasa Tumana. Kahit na dating mga kasabwat pa ang mga ito ng mga rebelde, hindi pa rin makatao ang ginawa nila ni Commander Paltik. Walang kinalaman ang mga ito sa labanan. Mahigit din sa isang oras ang kanilang paglalakad hanggang sa ituro na
ng dalawang kasama nila ang kuta ni Commander Paltic. Medyo may kalayuan pa ang kanilang kinaroroonan. Ngunit tumigil na ang mga ito sa paglalakad para hindi din sila masipat agad ng mga bantay ng mga rebelde. Wika nitong si Butchok doon sa dalawang kasama nilang kalalakihan. Magka-uwi na kayo at bilisan ninyo dahil delikado ang lugar na ito. Kami lang bahala sa grupo nila ni Commander Paltic. Ipapatikim namin sa mga ito ang bagsik ng paghiganti. Mabilis naman na umalis ang dalawa. Walang gamit na mga ilaw ang mga ito para maiwasan na masipat sila ng mga rebelde. Matapos iyon, muling umusad na ang grupo nila ni Butchok. Ngunit sa mga pagkakataon na ito, nagkarga na ang mga ito ng mga malalakas na mga usal na puder at harang. Alam nilang mayroong mga kasamahang mga anting ngero at albularyo ang mga rebelde. Kailangan na dubling pag-iingat pa rin ang kanilang gagawin. Ngayon, ang kanilang plano, unahin nilang pabagsakin ang mga albularyo at mga anting ngero sa panig ni Commander Paltic. Kung wala na ang mga ito, natitiyak nilang madali lamang ang kanilang gagawing paglipol sa pangkat ng mga rebelde at sa paghuli sa ilan sa mga ito. Ilang sandali pa, makalipas ang ilang minutong pag-uusal ng mga ito, naramdaman na nila ang kakaibang mga presensya doon sa unahan. Kaya wika nitong si Butchok. Malapit na tayo sa kanilang kuta, buddy. Subukan mong magmanman doon sa paligid. Hanapin mo ang kinaroroonan ng kanilang mga bantay. Kami na nituto ang bahala sa mga kasama nilang may mga karunungan at mga aral. Kayo din ang bahala sa mga rebelde. At tandaan niyo ito, kailangan na madala natin ang bangkay ni Commander Paltic sa patag. Patayin natin ang pinuno ng mga rebelde. Kulang pa ang kanyang buhay na kabayaran sa kanyang mga kasamaan. Pagkatapos, mabilis nang tumalon itong sinunoy doon sa itaas ng puno ng kahoy at agad na nagmanman sa buong lugar. Dahil sa lakas ng kakayahan itong sinunoy, lalong-lalo na sa mga pang-amoy, walang kahirap-hirap na nahanap agad ng batang aswang ang mga kinaroroonan ng mga albularyo at mga anting ngero. Nang makabalik na itong sinunoy doon sa kinaroroonan nila ni Butchok, agad na wika ng batang aswang. Nakikita ko na ang mga kinaroroonan ng mga bantay, buddy. Ano na ngayon ang balak mo? Tapusin natin ang mga bantay sa malinis na paraan at lihim na paraan, buddy. Bago tayo aatake sa mismong kuta ng mga ito, unahin natin ang mga albularyo at antingero. Tara na. Pagkatapos, napakabilis na nagtakbuhan ang mga bata. Ngunit kahit sa kanilang bilis, wala kang marinig na anumang kaluskos sa paligid. Ganon kagaling ang mga batang ito. Agad naman na napapatumba nitong sinunoy ang dalawang nagbabantay doon sa isang kubong nakasabit sa puno ng kahoy. Nagulantang na lamang ang dalawa nang biglang sumulpot doon ang batang aswang at agad na pinagkakalmot ang liig ng dalawang bantay. Ganon din ang nangyayari sa apat na mga bantay doon sa gilid ng mga puno ng kahoy. Gamit ang mga matatalas na garab nitong si Butchok, agad niyang itinarak ang mga ito sa liig ng mga bantay. Pagkatapos nang bumagsak na ang mga ito sa lupa, agad na nangingisay at binawian na ng buhay. Agad naman na itinago nila ang mga katawan ng mga bangkay. Apat pa ang kanilang napapatay doon sa kabilang kubo. At iyon na ang ginawang pwesto nitong si Kimba. Dahil sa kadiliman, hindi siya mapaghihinalaan ng mga rebelde na siya na pala ang nakapwesto doon sa itaas. Naghihintay na lamang ng hudyat itong si Kimba kung kailan siya magpapakawala ng mga pag-atake. May mga ginagawang usal muli sina Butchok, Tuto at Gabriel para mahanap nila agad ang insaktong kinaroroonan ng mga albularyo at mga antingero. Naamoy na ang mga ito nitong sinunoy. Ngunit hindi pa alam ng batang aswang ang insaktong kinaroroonan ng mga kubo ng mga ito. Makalipas ang ilang mga minuto, agad na nilang naramdaman
ang insaktong tinaroroonan ng mga anting Nero at albularyo. Ngunit bago tuluyan na lumapit ang mga bata, muling nagkarga ng mga mas malalakas na mga usal itong si Butchok. Kailangan na pulido ang kanilang depensa. Kailangan ang mga usal na pangharang para siguradong hindi sila maramdaman ng mga kalabang albularyo. Makalipas ang ilang mga sandali, tumuloy na sina Butchok at Tuto doon sa dalawang mga kubo na nakatayo sa gilid ng mga batuhan. Doon kasi naramdaman ng mga ito ang presensya ng mga albularyo at mga anting Nero. Samantalang sina Gabriel at Nonoy, naghihintay na lamang din ang mga ito ng hudyat galing kay Butchok. Itong si Kimba, gamit ang kanyang sniper, inaasinta na niya ang mga kinaroroonan ng mga kalaban. Galing sa kanyang pwisto, sa kanyang kubo sa itaas ng puno ng kahoy, kitang-kita niya ang buong paligid ng kuta ng mga rebelde. Makalipas pa ang ilang mga minuto, pagdating nila ni Butchok doon sa kinaroroonan ng mga albularyo, mabilis na naglatag ng mga portal ang batang si Butchok, habang itong si Commander Anino agad na ibinato nito sa paligid ang mga malalakas na mga orasyon. Bago pumasok itong si Butchok sa loob ng kubo, padaan sa kanyang pintuan na portal, mayroon pa itong tatlong mga alitaptap na pinakawalan na mabilis na lumipad paitaas. Agad naman na nakita ang mga ito nila ni Gabriel at Nonoy. Alam nilang palatandaan na iyon na kailangan na nilang umatake. Agad na dinaluhong na nila ni Gabriel at Nonoy ang bawat makikitang mga rebuilde na nasa labas ng kanilang mga kubo. Nagbabantay din kasi ang mga rebuilding ito at ang iba naman doon na nagpapahinga sa labas. Agad na marinig mo na lamang ang biglaang pag-igik ng mga ito. Gamit ngayon itong si Gabriel ang mga punyal na gawa sa mga buto ng hayop na asupra, walang pakundangan na inundayan agad ng mga pagsaksak ang mga rebuilde sa labas. Ganon din ang ginawa nitong si Nonoy. Pinagkakagat sa liig at itinarak ang kanyang mga matutulis na mga kuko sa mga walang kamalay-malay na mga rebuilde. Nakapasok na din itong si Butchok doon sa loob ng kubo. Gamit ngayon ang kanyang pamalo. Bago pa siya naramdaman ng dalawang mga albularyo, nawalan na agad ng malay ang isa ng tamaan ng mga pagpalo ng bata gamit ang pamalong yantok. Sunod-sunod na tinamaan ito ni Butchok sa ulo, sabay din ng mga pag-usal ng mga orasyon ng bata. Nang makahuma naman ang isang albularyo, agad na siyang inatake agad ni Butchok. Nagawa naman ng albularyo na makipagpalitan ng mga pag-atake sa bata. Ngunit sadyang mas malakas ang batang si Butchok kumpara sa kanya. Gamit agad ang mga portal ng bata. Makalipas lamang ang dalawang minutong labanan ng mga ito sa loob ng kubo, matagumpay na napatumba ng bata ang dalawang albularyo. Kapwa malaki ang pinsala ng mga ito sa kanilang katawan at wala nang malay ang mga ito habang nakabulagta. Doon naman sa kabilang kubo, biglang nagulantang ang dalawang anting Nero nang makarinig ng mga kaluskos doon sa kabilang kubo. Kakaiba ang mga ingay na iyon, kaya nagpasya ang dalawa na lumabas na ng kanilang kubo at tingnan ang kabila. Ang hindi nila alam na nakaabang na sa kanila itong si Commander Anino.